Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa atin. Walang duda ang kanyang kabutihan na marapat lang suklian din natin. And one of the greatest way to appreciate God's blessing is to appreciate the life that He gave us. Sabi sa James 4:14, "What do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than a mist that appears for only a little while before it disappears." Hindi malungkot ang katotohanan ito, basta siya ay totoo lang. Sabi niya, alam niyo tungkol sa kinabukasan. Paano kayo makakatiyak tungkol sa buhay niyo? Ang buhay ay para lang usok na sandali lang na nababanaag at pagkatapos ay naglalaho. And of course, compared to eternity, life on earth is really very short. So it is important to realize and to appreciate what to do with life. Ano nga ba ang dapat gawin sa buhay na pahiram ng Diyos na sandali lang naman at tiyak ding mababawi? Salamat Ama dahil maaari kaming magbulay-bulay sa mga mahalagang tanong ng buhay. At ngayon Panginoon pagpalain niyo po kami ng kaliwanagan. Forgive us our sins, cleanse us, empower us to understand your wisdom so we may live life to the fullest and give you glory. Father, we thank you, committing everything to you in the name of your Son, Jesus, who is the author of life. Amen. Ano nga ba ang gagawin sa buhay? Laging tanong yan. Itinatanong pagka nagka-high school, nagsisimulang mag-isip-isip ng mga buhay-buhay, tapos nalilimutan uli ang tanong na yan when people become busy trying to survive. And then, later on in life, when there's more time to analyze life itself, natatanong uli, ano nga ba ang kahulugan ng buhay at ano ang dapat gawin sa buhay o habang nabubuhay? Unang-una, of course, be born. Begin life. But this is not your doing. God does it to you and for you. Psalm 139:14-16, "I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do." Napakalalim ng katotohanan na sinasabi ng Psalm 139:14-16. Pero kung ating sasagipin, sasalain, ang pinaka main message nito is ang bawat tao ay nilikha ng Diyos, handiwork of God, creation of God. Na walang napasama sa ating elemento bilang tao na hindi alam ng Diyos, na hindi niya pinayagan o hindi niya ginawa. Ano lang ang kahulugan nun? Na ang basic personhood and humanity of everyone is from God. Is of God, is created by God. And because of that, nasabi niya, "You had written in your book everything I would do even before I was born." So meron bang tadhana? Meron bang kapalaran? Pag kinonsider natin ang genetics at inapply natin itong verse na to sa genetics, o genetics is applied and subsumed under these verses, it is saying, genetically, you made me. Kayo po, Panginoon, ang pumili sa dinami-rami ng ninuno ko, lola at lolo, sa mother and father side, kung kanino ako magmamana ng buhok, ng ilong, ng talino, ng ugali, ng paraan ng pagtawa, ng paraan ng paglakad, ng husay, at pati na rin ng hindi husay, kasi alam nga namang mahusay ka sa lahat. So ang Diyos ang nagtimpla-timpla, naghalo-halo ng iba't ibang mga katangian na galing sa ating genetic pool, lahat ng ating mga ninuno mula pa kay Adan at kay Eva. So apparently, all the genes that would ever appear in humanity were already in Adam and Eve. Pero hindi lahat lumabas sa kanilang katawan. Siyempre, isa lang ang korte ng ilong ni Adan, hindi iba-iba. Pero sa kanyang genes, sa kanyang dugo at laman, ay nandoon at nakatakda ang iba't ibang uri ng korte ng ilong, iba't ibang uri ng kulay ng buhok, iba't ibang uri ng haba at iksi ng mga bihas ng tao na lalabas sa kanyang mga offspring
ngayon kung ano ang nangyari sa iyo, kapatid. Kung paano ka nilikha, Diyos ang may gawa. Kung magaling ka sa math, magaling ka sa music, magaling ka sa intuitive thinking o sa creative thinking, magaling ka sa sciences, Diyos ang may gawa. Yung mga area na hindi ka magaling, inibinigay niya sa iba para iba naman ang magaling doon. Diyos pa rin ang may gawa ng matatawag na weakness mo kung tatawagin mong weakness yung area na hindi mo strength. Anong ibig sabihin nito? That God made you who and what you are. Yan ang pasimula sa pagsusuri ng buhay. Your design, your genes gives you some kind of predestiny. Siyempre, pagka nilikha ka ng Diyos na napakatangkad, halos predestined ka na siguro yung magiging airline crew o magiging basketball player o model. Kung nilikha ka naman, ang height mo ay hindi yung hinihingi ng ganun mga field, itinakda ka na hindi para doon. Pagka itinakda ka ng Panginoon na ganito, halimbawa, ang talino mo, halos nakasulat na sa iyong palad na yun ang magiging profession mo. Liban na lang labanan mo yun, o liban na lang hindi mo pagbuksan ang pinto ang mga kumakatok na opportunity at hindi mangyari yung nakatakda para sa iyo. You were created and born that way. Hindi mo nilikha ang sarili mo. Kaya ang unang-unang hakbang para magkaroon ng buhay na masaya, masagana, pinagpala, tanggapin mo muna ang sarili mo at huwag ka magreklamo ng magreklamo tungkol sa iyong sarili. May gusto o ayaw ka sa sarili mo, pero hindi naman ikaw ang may gawa niyan. So hindi mo pwedeng ipagyabang ang iyong mga kagalingan, kagandahan, kahusayan dahil Diyos lang ang may gawa. At hindi ka rin naman pwedeng sisihin sa iyong mga tinatawag na kakulangan o kapintasan, kung kapintasan mang matatawag yon. In other words, hindi naman tayo ang lumikha sa mga sarili natin. Kaya dapat, kung mabubuhay ka ng buo, makabuluhan, mabunga, tanggapin mo ang sarili mo at tanggapin mo rin ang iba. At sa abot ng iyong makakaya, na limitado naman dahil may nakatakda, improvin mo kung ano yung binigay sa iyo. Change from glory to glory. But the Bible says, can a leopard change its spots? Or an Ethiopian change his skin? The obvious answer is no. May mga bagay na pwedeng baguhin at improvin, merong hindi, tinatanggap na lang. Sa ating sarili, sa ating kapwa, sa inyong anak at magulang, sa inyong kapatid o asawa, sa inyong kaibigan, meron kayong dapat tanggapin na nakasulat, nakatakda sa kanyang dugo at laman, genetically, nando na. Merong pwedeng improvin, baguhin yung napalagay lang doon because of nurture and conditioning. Pero genetically, nung ipinanganak ka na, halos nakatakda na ang lahat. Kaya pag tinanggap natin yan, handa na tayo ngayon na alamin kung ano ang papel natin sa buhay at papilin yun. Kasi pag hindi mo pinapel yung papel mo, magiging second or third class ka lang na trying hard, copycat of somebody else. Ecclesiastes 3:1-2, everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth. Be as you were created and designed. Sabi, pwede bang lumaban ang palayok doon sa gumagawa ng palayok na sinasabi, bakit ganyan ang ginawa mong korte sa akin? Oh, bakit wala akong tangkay? Bakit ganito? Bakit ganon? No. He is the potter. We are the clay. Mas maaga nating matanggap yon, mababawasan ang pakikipagtunggali mo sa mga totoo at natural sa'yo. At mababawasan ang pressure na binibigay mo sa iba na pilitin yung silang baguhin sa mga bagay na hindi naman talaga nababago, tinatanggap na lang at nai-improve naman. So be at peace with yourself and with others. That's how you live life. Pastor, paano ko po pakikasamahan ang asawa ko laging tanghaling magising? Lagi namin pinag-aawayan. Ang tagal-tagal na, tanghali pa rin siyang magising. O di hayaan mo siyang matulog hanggang tanghali. Yung pala ang likas niya kaysa mag-away kayo araw-araw. Kung pwede ka mag-adjust para sumabay sa kanya, adjustan mo. Kung hindi, edi magkaiba kayo ng schedule sa umaga. Kaya magulo kuminsan ang buhay natin, lalo sa loob ng pamilya, pinipilit nating baguhin ang lahat ng tao. Mga magulang, kung may isa, dalawa, tatlo kayong anak,
Hindi pwedeng pare-pareho sila ng ugali. Kasi iba-iba ang pinagkunan ng mga ninuno at iba-ibang templa. Hindi mo pwedeng hanapin kay Bunso yung mga katangian ni Panganay. Magulo yung ganon. At mga wives, hindi nyo pwedeng hanapin sa asawa nyo yung katangian ng inyong bayaw o katangian ng inyong kumpare. Magulo yun. Magsimula tayo sa pagtanggap sa ating sarili at sa ating kapwa tulad ng walang patakarang pagtanggap ni Jesus sa atin. Mas tahimik na unang hakbang yun ang buhay. So be born, accept who you are, then grow up. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So even the Lord developed, He grew. Hindi naman siya ipinanganak na kumpletong-kumpleto na yung divinity at humanity niya. He grew. So you keep growing and do not stagnate. Kailangan yung alam mo last week, pinalitan mo na ngayon kasi may bago ka ng magandang nalaman. Kailangan yung sistema mo nung 3 years ago, nag-improve na, hindi laging yun, because you have to keep growing. And grow as you were created and designed. Huwag pilitin na maging iba. Doon ka lumago kung saan ka talaga nakahapay, kung saan ka nakatakda. Yun ang i-develop. Leave life stages behind, rising on their foundation. You are an infant first, then a child, and then a boy or a girl, and then a young man or a young woman, then a young adult, then an adult, then a senior adult. Live according to the stages of your life. Huwag magbata-bataan kung matanda na, at huwag piliting tumanda yung bata. Yung bata ay bata, huwag nating piliting magkilos matanda. May panahon para sa lahat ng bagay. May panahon maging bata, may panahon tumanda, at may panahon napakatanda. Do not fast forward adulthood in children. We have all the time in the world to become and to remain old. Dapat hindi sobrang agahan yon. 1 Corinthians 13:11. When we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. So let children be children, but we should move on and become adults. Sabi nga ng Desiderata, you know, iwan mo yung tapos na. Gracefully surrender the things of youth and accept what your present stage offers. Kaya yung mga iba, ayaw aminin na tumatanda na sila, dapat yung ipagmalaki. Kasi may mga tao hindi pa nga naisilang stillborn na, no, isilang patay na. Meron, 10 pa lang, namatay na. Ngayon, ikaw 60, 70, itatago mo. Dapat mo ipagpasalamat, ipagbunyi. Look, nadaanan ko na kutakot-takot na kutakot-takot na bagyo, lidol, mga revolusyon, mga snatcher, mga murderer. Pero heto ako, buhay pa, salamat. Hindi itinatago ang edad, yan ay ipinagbubunyi. And then after a time-limited, dependent childhood, mature, and produce what you need. Dapat dependent ka lang habang batang-bata ka pa o sobrang tanda na. In between, you must be self-sufficient. Make money. Make a lot of money. Para meron ka rin itusto sa sarili mo at ipamigay pa sa mga ibang may kasakit o sobrang bata o sobrang tanda na hindi nila kayang lumikha ng yaman. Ecclesiastes 10:19, church, read aloud. Money is the answer for everything. Ulit, I want to read it aloud. Yes, the Bible says so. Huwag kayong magpanggap na hindi kayo mukhang pera. Huwag lang tayong umibig sa pera na mas ibig natin kaysa sa Diyos o sa kapwa o sa kabutihan. But you must produce money. Dahil kada kilos mo gastos. Hindi pwedeng banal ako, hindi ako mukhang pera. No, sabi sa Bible, money is the answer for everything. Pag wala kang pera, ni wala kang ma-tight. Dapat meron. And then make a surplus for others. Gawin natin dapat ambisyon kung hindi pa natin ginagawa to make a lot of money. Then ipamigay mo kung sobra-sobra sa mga karapat-dapat, hindi sa mga tamad. Ipamigay sa tama.
Proverbs 31:16, yung mahusay na babae, she knows how to buy land and how to plant a vineyard. And she always works hard. She knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. So ganun daw ang magandang katangian, maging ng babae, mahusay magnegosyo, nagbabuy and sell, laging kumikita. Gumagastos, yes, pero kinikita ang ginagastos. Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. So napakasarap na kumita ng higit sa iyong kailangan, meron kang pwedeng ipamigay. And one of the greatest pleasures in life is to give to deserving people. Titus 3:14, our children should learn to spend their time doing something useful and worthwhile. So bata pa lang, tinuturoan na natin humilig sa negosyo, humilig sa trabaho, humilig sa paghahanap buhay. What else do you do in life as you grow older? Do the maximum good. Lahat ng pwedeng gawing mabuti, gawin. Dahil yan ay tanim na may bunga at ikinalulugod yan ng Diyos. Live life in and through its cycles. And I like to add, allow others to live life through and in cycles. Cycles of childhood, of young adulthood, of adulthood. Dapat lahat yan maranasan ng tao. Ecclesiastes 3:1-8, everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping. Lahat may panahon. May panahon ng pagtatanim, mayroon panahon ng pag-ani. So kayo na mga tinaniman ng mabuti, dapat magkaroon naman ng ani yung nagtanim sa inyo para may panahon din sila ng ani. Live and enjoy life stage and cycle. And do not resist or fight time and aging. Lahat halos sa cosmetics ngayon is to fight aging. Why will you fight aging? Age is a gift from God. Basta may kasamang wisdom sa pag-age ng tao, everything is worth it. There is time for killing and healing, for destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, for embracing and parting. There's a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There is also time for love and hate, for war and peace. So anong sinasabi sa atin ni Solomon? Maiksi ang buhay compared to eternity, pero ito ay sapat para magkaroon ng oras sa lahat ng bagay. At huwag pagtakhan. Pagka mayroong mga nagdamang problema, ang lungkot-lungkot ko po ngayon, ano pong gagawin ko? Eh di malungkot ka. Eh panahon ng lungkot. Ba't ka ba malungkot? Eh namatay po ang asawa ko. Eh alangan na mga sumaya ka. Eh di malungkot ka. Ba't mo pinaproblema yung lungkot mo? Hayaan mo siya, mauubos din yan kasi may time naman for dancing. So for time ng dancing and enjoyment, huwag ka mag-isip ng problema. Ang atupagin mo yung enjoyment. You have a lot of time for your problems, pero sayang yung opportunity na masaya, may kainan, may piyesta, merong pagtitipon, tapos ang iniisip mo, problema mo. There's a time for that. Especially when you're alone. Pero pag may mga tao, pwede mo silang ma-enjoy, pwede ka nalang ma-enjoy, sinasayang mo ang pagkakataon. Kung ano dapat yung programa ngayon, anong nangyayari, sakay ka lang ng sakay, huwag mo nang balikan yung problema mo ng nakaraan, kasi hindi oras yun ngayon para mo isipin, at huwag mong isipin ngayon yung magiging problema mo bukas. Pagdating niya bukas, tsaka mo naisipin. Kung ano yung nandito, live in the moment. Be in the moment. Enjoy if it's enjoyable. Mindful that it won't last. Gusto ko idiin mga kapatid, pag enjoyable yung time, lubusin nyo, lasapin nyo yung sarap at saya
dahil alam niyong hindi rin yun magtatagal. May ending din yun, yung party. May ending din yung saya. So habang nandun, ubusin niyo ang pwede niyong maubos. Ngayon, pag oras naman ng lungkot, oras ng sakit, oras ng pagdurusa, paghihirap, endure time if it is painful. Thankful that it won't last either. Pag masaya, enjoy it. Mindful that it won't last. Pag malungkot, endure it. Thankful that it won't last either. Natatapos din ang hirap. Natatapos din ang lungkot. At kung anong ibigay sa inyo ng Panginoon, huwag kayong maarte, huwag kayong mag-guilting, enjoyin kung ibinibigay sa inyo. Ecclesiastes 11:8, even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day. So ano sinasabi ni Solomon? Kahit matanda ka na, maghanap ka pa rin ng gimmick. Maghanap ka ng fun. Feel young. Look young. But think like an adult. Behave like an adult. But be happy. At isa yan sa mga gifts natin sa ating mga magulang, lolo at lola, lalo't naging mabuti silang magulang, dapat magsaya naman sila sa kanilang pagtanda. Hindi ang tanda-tanda na nila, taga-alaga pa ng apo. Dapat, gusto kong yakapin ang apo ko, sayo ko na, pagod na ako, ito na uli ang anak mo, alagaan mo na uli. Ganun lang, hindi yung sila tong nakatali sa mga apo. Inalagaan na nga kayo, pati anak nyo, alagaan pa na magulang nyo, ano kayo? Dapat, kung gusto lang nila, pagka naiinip lang sila o natutuwa, pero hindi nila tungkulin yun. Hindi tungkulin ang mga lola at lolo na alagaan ng mga apo. Tungkulin yun ang magulang. So give them time to rest, to enjoy life. At syempre, because ano nga yung binasa nating malakas na verse, ulitin nyo nga. Lakasan. Yes, money is the answer for everything. Dapat punuin nyo ang bulsa ng matatanda ng money. Sustentuhan. Pag binigyan mo ang matanda ngayon, sabihin mo, next month po, ganyan din ang ibibigay ko. Hindi ibibigay mo, pero hindi niya alam kung kailan yung next. Hindi tuloy siya makapag-plan ng budget. Right? Dapat, pinalaki ka, pinakain ka. Panapanahon lang. Panahon mo naman ngayon para mag-alaga ng mga matanda na. Hindi yung matanda na sila, sa kanya ka pa kayo hihingi ng pang-load. Ang kapal naman ng anak na ang tanda-tanda na nanay, nanay, pahingin pang-load. So, kailangan bibigyan ng pahinga ang matatanda para buong buhay lahat ng cycle na enjoy nila. Lesson naman, maging mabuti tayong magulang para ganado lang yung mga anak natin na mahalin tayo pagdating ng panahon. Diba? Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this, God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. Lagi may nagtatanong, pwede po bang hulaan yung future? Ayan, sinabi niya, no one can discover anything about their future. So tama na ang katatanong tungkol niya sa hula na yan. Hindi nalalaman kung anong darating pa. Pero kung anong dumating, try to enjoy it. Sabi, pag masaya ang panahon, magsaya ka. Pag malungkot ka, di malungkot ka. At kanantandaan mo, Diyos din ang may gawa niyan. Hindi si Satanas. Tanggapin mo, bahagi talaga yan ang buhay. It is a given. Do not contend with it. Just accept it. Thankful that sad times won't last forever. Mindful that happy times won't last too long, so enjoy it. Maximize enjoyment. Kung gusto mong tumanaw ng utang na loob sa Diyos na nagbigay ng buhay, enjoyin mo yung binigay niyang buhay at ikatutuwa yun ng Diyos. Hindi siya na-o-offend kung nag-e-enjoy ka. Mga religious leaders lang kuminsan ang na-o-offend pag nag-e-enjoy yung mga tao, but not God. God wants you to have a life, a full life, a meaningful and a happy life. So make and let others enjoy. Gawin yung mission sa buhay, mga kapatid, to make people enjoy. Especially people who are good to you and kind to you. What do you do with life? Minimize pain and suffering. Bawasan, untian natin ang lungkot at hirap ng buhay. Huwag makipag-away. Nakakalungkot yan. Huwag mang-api. Huwag maging killjoy sa iba.
Minsan, yung taong to, ngayon lang pala siya nagkaroon ng kaligayahan. Kikiljoyen mo pa. Ang tagal-tagal pala niya nagdurusa. Tapos ngayon, naiinis ka dahil ang lakas niyan tumawa. Ngayon lang pala nakatawa yung tao after many years. Hayaan niyo yung mga tao. Let people also enjoy their lives. But above all, what do you do with life? Fear God and obey His commandments. Hindi takot na ninenerbyo sa pinagpapawisan ng malapot, but banal na takot. Isang uri ng takot na may pitagan na nagbibigay sa'yo ng inspirasyong mabuhay ng maayos, na mabuhay ng mabuti sa kapwa-tao. Ecclesiastes 12:13-14, everything you were taught can be put in a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. God will judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. So, laging igalang ang Diyos. Itrato ang mga tao tulad ng gusto ng Diyos sa pagtrato natin sa kanila. Igalang ang ating sarili, mahalin ang buhay. At kung kaya mo, get a partner. Or a substitute, maybe a friend. Kasi kung wala kang tunay na romantic partner, maybe there's the next best thing. But always have a partner, a friend, someone that you share time and space with. Genesis 2:18, the Lord God said, it isn't good for the man to live alone. So mga magulang, huwag tayong mangontrabida sa mga nagugustuhan na ating mga anak. Sila ang makikisama. Dapat ang kasama nila sa buhay, yung gusto nilang kasama. Yung masaya silang kasama, hindi yung gusto natin para sa kanila. Hindi naman tayo ang makakasiring nun at makakasalo. Pero syempre, mga anak, makinig din sa opinion ng magulang kasi kuminsan, dahil sa edad, marunong na silang kumilatis kung sino ang problematic person pala at hindi makakabuti para sa'yo. But at the end of the day, it's really the choice of the one who is going to get into the partnership. And let's allow people to have their own partners. Huwag tayong mga kontrabida. Sabi sa Ecclesiastes 4:9-12, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. So napakalino ng sinasabi na mabuting ang tao may kasama sa buhay. Kung may romantic partner, the best. Ngayon, kung wala nun, the next best thing. Merong matalik na kaibigan, merong mabuting kasama sa negosyo, kabarkada, kaibigan, kasi ang buhay mas mabuti kung merong kasalo. At tayo naman, huwag maging maramot, huwag maging mapagkait sa ating kapwa na nangangailangan ng kasama sa buhay. Marami ganyan mga anak, mabubiyudo ang tatay, mabubiyuda ang nanay, ayaw ng pag-asawahin uli. Remember that marriage is only until one of them dies. And when one passes on, the person is free to marry again. Maraming mga anak, ayaw pagsawahin yung tatay. E paano naman ang gusto mga asawa ng tatay, 18? E anong gusto yung asawa ng mga gustuhan ng tatay nyo, 90? Isa pang aalagaan din niya. Alam nyo, akala natin last lang yon yung gusto ng matanda, bata. Hindi lang yon. Kasi siyempre, nakakaramdam na siya ng mga sakit sa katawan, hirap maglakad. Anong makumuha pa siya ng isa pa niyang aakayin? So nagkakaroon siyempre ng natural attraction sa young, sa strong, sa cheerful, sa happy. Why na ipagkakait sa mga magulang yon? Dahil natatakot kayo may kaagaw kayo sa mana? Sa mga lupa, sa kuko ng tatay niyo, maghahati-hati kayo sa konting lupa? Pagkakaitan niyo siya ng kaligayan, bakit? Masisipingan niyo ba siya? Makakamot nyo ba yung likod niya the way a wife or a partner could? So bakit nyo pagdadamutan? Ipinundar niya yung kanyang mga property, natatakot kayong pagmamatay siya, may mapunta doon sa kanyang mapapangasawa. Maraming anak, ganun ka-selfish. Magpundar kayo ng property nyo kung gusto nyo magkaroon. Huwag nyong
bigla na lang titigan yung mamamanan nyo na pinagkakaitan nyo yung matanda na makapag-asawa sa takot nyong mabawasan ng mana. Meron pa nanay, ang tanda-tanda nyo na nakakahiya naman po na mag-asawa pa kayo. Bakit nakakahiya? Marriage is honorable, no matter what the age. Sasamahan nyo ba siya araw-araw? Pumupunta lang naman kayo kung birthday o pag Biyernes Santo o pag Noche Buena. Ibang araw, wala namang kasama yung matanda. Ba't di nyo hayaang may kasama? Don't be a killjoy. Let people have partners of their choice. Choice nila yun. Si King David nga eh, nung matandang-matandang-matanda na hindi na matanggal ang ginaw sa katawan. 1 Kings 1-4. King David was now an old man, and he always felt cold, even under a lot of blankets. His official said, "Your Majesty, we will look for a young woman to take care of you. She can lie down beside you and keep you warm." They looked everywhere in Israel until they found a very beautiful young woman named Abishag, who lived in the town of Shunem. They brought her to David, and she took care of him. Bakit niya naman mamasamain? Lalo kung matanda na, hindi na magkaroon siya ng happy ending. Para yung pag-exit niya sa mundo, nakangiti siya. Bakit mainit ang mga tao, ang mga mata ng tao sa may edad na may gusto pa ng partner? Alam niyo yung pag-edad, sa itsura lang, pero ang nadarama naman ng matanda, pareho lang nung siya ay 14. So huwag nating pagkaitan ng mga matatanda ng ganon. What else do you do with this short life? Have offspring. Whenever you can, magkaroon ng anak, or its closest, second best thing, and raise your children. Raise them well. Mahirap lang naman magpalaki ng bata kung maliliit pa sila. Pag lumalaki na, kumikinhawa na rin yan. Mabuti yung may mga anak. At kung kaya natin mga kapatid, help others raise their own children too. Proverbs 22 verse 6, teach your children right from wrong. And when they grow, they will still do right. Ang pagtuturo kung kailan bata, kaya dapat hindi yun napapabayaan. Isa sa mga social dangers ng ating OFW phenomenon, kumisan walang nakakatutok sa mga bata. Kaya tuloy ang nangyayari, lumalaki na walang guidance. Kailangan habang bata, mahalin, tutukan, alagaan, para paglaki, balanced person siya. And now, of course, enjoy your children. And when you grow older, your grandchildren. Bakit ka pa may anak kung hindi mo naman may enjoy? And enjoyment is sharing time and space. There should be a lot of togetherness, a lot of fellowshipping. Proverbs 17:6, grandparents are proud of their grandchildren. Which of course goes without saying, mga young people, live so that your grandparents will be proud of you. Hindi yung binibigyan nyo sila ng kahihiyan, kundi sila ay may maipagmamalaki. So mga kapatid, enjoy fruits of lifelong toil and good works. Kaya yung mga magulang natin, pag nagsi-senior years na sila, dapat na-enjoy na nila lahat ang itinanim nila. Hindi yung kasama pa tayong namimitas. Dapat tayo na yung nagdadagdag sa mga kaing-kaing nila ng mga ani. Ecclesiastes 3:13, because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. Regalo yun ng Panginoon na tayo'y umani ng itinanim at lasapin ang sarap ng ating mga mabubuting naging mga gawa. Ecclesiastes 5:19, suppose you are very rich and able to enjoy everything you own, then go ahead and enjoy working hard. This is God's gift to you. So yung mga bunga ng iyong pagsisikap, sabihin ko noon, huwag kang mahiya na ina-enjoy mo yan. Huwag kang mag-apologize. Bigay yan ng Diyos. God wants you happy. God wants you to have pleasure. Hindi yun ipinagkakait ng Panginoon at hindi dapat ikahiya kung sa malinis namang paraan ng galing. So nagawa nyo na yan. You are born, you grow, you enjoy life, you get a partner, you have children when you can. You do the maximum good, you minimize pain, you maximize enjoyment. And when your time comes, die. Natural darating yun. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, die. Pero huwag muna ngayon.
di ba? Later, much later. Pagka merong may sakit na talagang nag-aagaw buhay na, ibubulong mo na, mother, die. Siyempre, panahon na eh. Pagka talagang panahon na, sige po lola, die. With a smile. Bakit? You live the full life. You cannot be on earth forever. Malungkot ka lang naman at magkaroon ka ng mga regret kung walang nangyari sa buhay mo, hindi ka nag-enjoy, hindi ka nasarapan, tapos eto ngayon, namamatay ka na. Kaya dapat, pinapasarap, pinapaganda buhay para pag binabawi na ang ating hininga, buong puso at maluwag sa dibdib mong isasauli because you live the full life with no regrets. Ecclesiastes 3:1-2, everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping. So death is as natural as birth. Kanya-kanya. Iba-iba lang ng excuse. Pero magkakaroon din ng excuse. Hindi dapat nalulungkot. Lalo't may edad na, nagkaroon ng magandang buhay. Siyempre, normal lang na magkaroon tayo ng konting agam-agam, mga lungkot-lungkot. Pero nababawasan yon kung alam mo na ginawa mo ang mabuti sa taong ito sa abot ng iyong makakaya. At kung kinukuha na siya patungo sa Panginoon, buong puso mo nang ibibigay. 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Kahit na nagmumukha tayong naluluma sa panglabas nating katawan, yun ang ating espiritu ay lagi nang binabago ng Panginoon at tayo ay uuwi sa Kanya as fresh and as young as ever. Katawan lang yung tumatanda, hindi yung espiritu. Death, like birth, is not your doing. So be ready to die anytime. Without regrets. Maiksi man o mahaba ang buhay, marami mang taon o konti, sa anumang oras na ibinigay sa atin, sa bawat at sa loob ng isang araw, mga kapatid, maximize enjoyment. Do the maximum good. Minimize pain. Love people. Savor life. Enjoy life. Every day. Para kahit any day kang kunin, wala kang lugi. Hindi pwede magtitiis ka ng 10 taon para mag-enjoy sa 11th year. Paano kung namatay ka sa 9th year? So every day, meron kang konting bakasyon. Kahit ilang minutes in your mind, kung kaya mo na oras, may rest ka. Every day, may oras ka ng trabaho, may oras ka ng pahinga, may oras ka ng entertainment and refreshment, may oras ka to love, may oras ka to learn and to teach every day, every week, every month, every year. Para anumang oras dumating ang end of this life, kumpleto lagi yung cycles ng buhay mo. Ecclesiastes 8:8, we cannot control the wind or determine the day of our death. Hindi yan nalalaman. So live as if you're going to die tomorrow. Enjoyin mo lahat, gawin mo lahat ang mabuti, all in a day. But plan as if you're going to live 100 years. But be ready to meet your maker anytime. And also, be ready for other people's death. Hindi lang tayo dapat handa sa sarili nating pagpanaw sa mundong ito, handa rin tayo sa pagpanaw ng iba, lalo na mga mahal natin sa buhay. Paano tayo naghahanda? Mahalin mo na ngayon. Bigyan mo na ngayon. Patawarin mo na ngayon. Pagbigyan mo na ngayon para bukas, kung siya binawian ng buhay, wala kang ipinagsisisi. May sakit, dalawin mo na pag nalaman mo agad. Hindi yung next week pa dahil baka bigla siyang bawian ng buhay sa gitna ng week. Eto ka ngayon, nagsisisi. Bahala ko lang ang dalawin eh. Hindi na ako nahintay. Bakit naghihintay ba ang kamatayan? Para hindi tayo sobrang mabigat ang loob pag merong sumakabilang buhay, lahat ng kaya nating mabuting gawin, gawin na natin. Wala kang guilt. At na-enjoy niya yung kabutihan. And when God calls you, then enter eternity. Next chapter naman ng buhay. Absent in the body, present in the Lord. Solomon says that when we die, the body returns to the ground where it came from,
and the spirit returns to God who gave it. So minus all the human and earthly drama, that is really glorious to return to God. Pero dahil hindi naman natin talaga alam na alam kung ano naghihintay doon, kaya hanggat maaari, nagtatagal tayo dito kasi itong alam natin, itong kilala natin, but God has a plan for you. So live your life now while on earth, and when God calls you, go there. 2 Corinthians 5:8, we should be cheerful because we would rather leave these bodies and be at home with the Lord. So ganun din dapat ang pagharap daw, maging sa kamatayan hanggang maaari, be cheerful because you will leave this body but be at home in God. Kaya ang sabi ng Philippians 1:21, if I live, it will be for Christ. And if I die, I will even gain more because I will be with Christ. So between birth and death, there is a very narrow timeline. Make the most out of life. Huwag kayong magsayang kahit ng isang araw. Yung nagtutulog ka, nakatunganga ka maghapon, sayang. Lalo't kung mahaba ka rin naman matulog sa gabi. Kung kumpleto na ang tulog mo sa gabi, huwag ka na magtulog sa araw. Dumalaw ka sa isang mahal mo sa buhay. Magsulat ka ng nobela. Sumulat ka ng tula. Magtanim ka ng halaman. Kumain ka ng masarap. Mag-volunteer work ka sa mga nangangailangan. Gumawa ka ng mabuti para sa iyo, para sa kapwa. Bawat araw meron nun. Kasi yung araw na walang nangyari, sayang. Bilang ang ating mga araw. Killing time is harming your own eternity. Kaya ano kayang gagawin ko ngayon na mabuti? Hindi walang magawa? Sayang, wala kang magawa. Kung alam mo lamang sana ang iniisip ng mga paralitika, mga hindi makagalaw, mga puro tubo ang katawan na hindi makagalaw, kung anong gagawin niya sa katawan niya kung katulad mo na pwedeng gumalaw, tapos ikaw na pwedeng gumalaw, walang ginagawa. Sayang. And do not problematize life. Live it. And let others live their own lives every moment of it. Live day by day. Live by the moment. Live in the moment. Mga kapatid, kumakain kayo halimbawa, stop texting. Maliban na lamang na life and death yun. Magkakaharap kayong pamilya, wala naman nag-uusap, nagte-text lahat. Pagkakataon nyo na yun na mag-usap-usap, mag-fellowship. Kaya meron isang matinong ina, ang husband niya nagtatrabaho abroad, uuwi sa bakasyon, sabi sa mga anak, pag nandito ang daddy nyo, walang internet, walang Facebook, walang text, 10 minutes lang everyday. Asikasuhin yung daddy nyo, makipag-usap kayo, makipag-fellowship kayo. Dahil sayang ang oras. Pag kumakain kayo, lasapin nyo yung kinakain nyo. Yung lasa, enjoy nyo sa inyong labi, sa inyong dila, sa inyong lalamunan. Hindi lunok lang ng lunok na hindi nyo nalalasahan. Hihiga ka, lasapin mo yung sarap ng bagong palit na bedsheet. Yung lambot ng yung higaan, yung lamig ng electric fan o ng aircon o ng hangin. Enjoy the moment because it is God's gift. Bakit tayo binigyan ng tenga? Para marinig mo ang musika. Merong musika, may iyak ng bata, may tawa na ng mga bata, may ihip ng hangin, huni ng ibon. Enjoy it. Kaya ka binigyan ng tenga. Sayang naman, ang daming humuning ibon, hindi mo malang napansin. Kaya ka binigyan ng mata to look at nice things and beautiful things. And when you look at painful things, to do something so that the pain could be alleviated. Kaya ka binigyan ng dila na panglasa para pag kumakain ka, masarapan ka, hindi ka lagi nagmamadali. Pagkakain ka, relax and enjoy the meal. Enjoy the conversation. Be in the moment. Merong mga nanonood na nga ng magandang sine, text pa rin ang text, nakikipag-usap pa sa phone. Eh, nandun ka na nga. Kung ano yung nandun, yun ang gawin. Lagyan ng oras para sulit ang bawat sandali. Hindi mo alam kung bukas mabigla ka mabingi. Biglang may pumasok na ahas sa tenga mo at nabingi ka na. Hindi mo na alam. So enjoy hearing now while you can. Habang nakakakita ka, tumingin ka na mabuti. Habang nakakalakad ang iyong paa, maglakad ka na, mag-gimmick ka, mamasyal ka.
At huwag kang mangharang doon sa mga gustong mamasyal kasi may mga moment na hindi ka makalakad. James 4:14, what do you know about tomorrow? How can you be so sure about life? It is nothing more than just mist that appears for only a little while before it disappears. So live mindfully. Kung anong nagaganap ngayon, doon yung ilagay yung isip nyo. Nandyan yung tatay mo, nagsasalita, pakinggan mo, hindi yung lumilipad ang isip mo. Kasama mo yung asawa mo, enjoy the moment, hindi yung kung ano-anong ini-imagine mong ibang bagay. Savor the time and place. Nagbabakasyon kayo, huwag kang umimbento ng gulo o away, sige na, todo pasa na lang, lampas lahat, para masarap ang panahon. Savor the sensations and the feelings. Napakahalaga ng feelings. Expose yourself to what makes you feel good. There's nothing wrong with that. Basta hindi nyo ninanakaw o inaagaw sa ibang tao. And make people feel good. Mga kapatid, binigyan tayo ng dila. Dapat more than 95% of the time, pag may sinabi tayo sa kapwa, they feel good. Not bad. At kung makikriticize tayo, let it be founded on truth and criticism na hinihingi ng tao. Pero marami sa atin, paano natin minimisuse ang ating dila? Pag nagsalita tayo, may nasasaktan, may nagdaramdam, mayroon people who feel bad. So ano kayo, gift or curse to humanity? Make people feel good. Compliment them. Ang ganda-ganda ng haircut niya, appreciatein mo. Bihis na bihis ang iyong asawa, may lakad kayo, parang wala ka nakita, parang isang sakong bigas lang yung nakita mo, wala ka malang comment. Di mo malang sabing, napakaganda talaga ng asawa ko, napakapalad ko. Di ba, ang saya-saya niya, bukas, ang init-init na sinangag, ang kakainin mo, hindi lamig. Make people feel good. Akala niyo ba yung mission niyo magpunta lang sa Africa, sa mga kabundukan, dalhin doon ng Biblia? Ang mission is to bring the love of Jesus to the next person. Hindi mo kailangan magbiyahe ng malayo. Bring the love of God, the cheer, the happiness, the pleasure. Mission yun. Sabi ni Lord, I came that you might have life and find it to the full. So when you make people find their lives and their fullness, you are doing the mission of Jesus. Jesus has come to me. All of you are tired and heavy laden and I'll give you rest. So when you give rest to people, you are doing the work of Christ. Hindi lang yung magtayo ng mga simbahan at gumawa ng mga evangelistic rallies. Well, yes, they are works of Christ. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin nun. When you make people happy, when you give them peace, when you give them love, you are extending heaven to people. So do your best and don't worry about tomorrow. Matthew 6:34, sabi ng Panginoong Jesus, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Practice discipline, mga kapatid. Yung problema nyo lang ngayon, yung kaya nyo lang harapin, kaya nyo lang solvein, ang gawin nyo, yung bukas, ipagpabukas nyo na. Yung iba, hindi nila nakakaya yung dala. Nababaliw, nagpapakamatay, bumibigay. Kasi dinadala ngayon, pati yung problema na pang next week. The grace of God today is enough for all the trials of today. Tomorrow's problems will be accompanied by blessings of God tomorrow. Sabi sa Psalm 90 verse 12, teach us to use wisely all the time that we have. Gaano karaming oras pa kaya, araw, buwan, minuto ang natitira bago tayo humarap sa Diyos at mabawian ang buhay? Use wisely all the time that you have. To love, to be loved, to do the maximum good, to share the gospel of Jesus to people, not only the words of the Bible, but love in action as exemplified by Jesus. And when your time comes to meet your Maker, die. Ganun talaga ang buhay, huwag dramahan masyado. Meanwhile, while you are not being called to eternity, live, get a life. Kaya nga napakaganda ng Tagalog na mabuhay.
Sabi sa Spanish, a vida. Kailangan magkaroon ng buhay ang tao para hindi sayang ang panahon. Ama namin sa langit, salamat sa pahiram niyong buhay. Nawa huwag niyo kayo makita ang bulagsak, nag-aaksaya, sumisira ng minuto, ng oras, ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon. Kundi matuto kami to be responsible. At aming ma-appreciate, Panginoon, na ang lahat ng ito bigay niyo may kahulugan at may misyon, may hirap, may sarap na kasama ang bawat sandali. Teach us to be wise, how to deal with time, and how to live life to the fullest. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung paano i-apply sa buhay ang mga pinagsaluhan natin. Lord, teach us to number our days.